Yo! Kumusta mga kahabi? Kumusta? Kumusta? So wala munang tarantula ngayon dahil ngayon ay araw ng flight ko. Oo, hindi kayo nagkakamali ng rinig. Lilipad na ako papuntang Pilipinas. Today is October 29, 2020. So yo! Kitakits tayo sa Pinas later on. So guys, gusto ko lang i-update paano ba mag-travel ngayong pandemic. Okay? Ano-ano ba ang kailangan gawin or saan ba dapat pumunta, ano ba dapat ang kailangan malaman. So panoorin nyo tong video na to para maging informative or para ma-inform kayo. Alright? So kukuhanan ko tong video na to from the start, simula sa pag-journey ko dito galing sa Jubail, Saudi Arabia. So nandito na actually ako sa Damam. Okay? Nag-rent ako ng car para idadrop ko na lang to dito sa airport branch. Okay? So, para wala akong katabi, wala akong ano, COVID-free ako. Alam ko, safe ako. Okay? Papasok ako mamaya sa airport at dadaling ko yung mga luggage ko dun. Okay? Magche-check-in na tayo in a bit. Okay? So, dyan lang kayo. Standby lang. Yun, so nakapag-check-in na ako. Ito na, nakuha ko na yung aking boarding pass. So, diretso na tayo. Pero, parang nagugutom ako. Kakain muna ako guys bago tayo pumunta sa boarding gate, ha? Alright. Yo, so nandito ako sa paborito kong tambayan dito sa airport. Masarap kasi ang roast beef nila dito. So, paalala ko lang, mga kahabi, napakahigpit nila sa luggage ngayon. So, ang Philippine Airlines na sasakyan ko ay nagbibigay lang ng 23 and 23 kilo. Dalawang 23. So, kailangan talaga maano mo yun. Marami tayong mga kabayan na na-stranded kanina kasi sobra sila sa timbang. So, medyo mahal ang babayaran kapag over baggage ka. So, ayun. Paalala lang yan. So habang nag-aantay ng pagkain, ito, dumating na yung tubig ko. Hauna-hauna ako eh. Mamaya, balikan ko kayo. Ito yung part na mahirap sa COVID dining. They only allow you to use disposable spoon and fork and knives. Okay, all the utensils you use are all disposable. Also plates are disposable. So, this is one sad part when you're dining in COVID era, pandemic era. All right. See you later. So, ayun, malapit pa kaming mag-board. Vocalator muna, tapos napabili pa ako ng may mga sale kasi sa duty free. Nakakainis yung mga sale guys, iwasan nyo yan, malaking tukso. So nakabili pa ng mga tsokolate, kaya ito ngayon, grabe pala kahigpit sa doon sa scanner. Kailangan yung laptop or any electronic devices, kailangan ihiwalay mo siya. Huwag mo siyang ilalagay sa loob ng bag. Nakahiwalay siya, tapos nakahiwalay. Hindi ko alam kung bakit nila ginagawa yun ngayon, pero ganun eh. New procedure, new normal. Hashtag new normal. Alright, so update ko kayo mamaya. It's already 8:20 in the evening. So, possible na boarding time namin ay 8:30. So, 10 minutes na lang. Let's see. Papunta na ako ngayon sa may boarding gate. Alright, see you in a bit.
Mahirap pang mag-edit nito mamaya, pero para sa vlog. Hello, 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 mga kabayan. Hi! Pasakay na po kami ng aeroplano. Ay daw, shout out daw. Nabay siya, shout out. So, ito na, pasakay na. Sa wakas, punuan yata. Ano yung, ano mo, ano yung itay, Akina? T.S. Convince. Mamaya, bigay ko sa'yo. Salamat, ma. Salamat. Alright, jump back po ang Philippine Airlines flight 5833. So ayun, jump back ang flight na to. Nandito ako sa aisle. Naglalakad papunta sa tail seat. Kasi ugali ko talaga na i-request yung tail seat. So punta ako dun ngayon, nasa row 56 pa lang tayo. 67 yan, konti pa. Konti pa dulo na. Yo, finally settled in na. Pero wear your mask all time. Ang Philippine Airlines ay magbibigay ng libreng face shield mamaya. So ayun, meron akong katabing dalawang magandang dilag. Ayan po si Ate 1 at saka si Ate 2. Ayan, delivered na kami in a bit. See you later, Philippines. One eternity later. Yo, so in 2 minutes, arrival na. You know, face shields on. Ito na po si Ate Girl sa aking kanan. At si Ate Girl sa aking kaliwa. Ready na silang pumaba. See you in a bit, guys. Kaya po, hinihingi namin ang inyong kooperasyon habang kayo nasa quarantine period. So, yan ang briefing dito sa aeroplano. Para po sa mga OFW, at napakarami namin pipirmahan CBs, OFWs, forms, na walang local money agency. Kaya kailangan nyo talaga magdala ng bulletin. Ang OOWA ang sasagot sa lahat ng expenses. Swab test, quarantine facility accommodation, meals, transportation hanggang sa makauwi po kayo sa inyong mga provinces. So may mga delegate sila para kolektahin yung yellow card. Medical information. Yes. Yan, kukunin nila yan bago bumaba ng aeroplano. So these are new procedures ngayong pandemic. Alright. A few inches later. Yo, finally we are off boarding the plane. And we will be heading directly for swab test or the RT-PCR. So good luck sa ilong ko. Ayan, so dito sa terminal, ihiwala yung mga non-OFW sa OFW. Ayan, so dito tayo pipila, guys. So Philippine Coast Guard at Red Cross ang namamahala ng swab testing for today dito sa NAIA Terminal 2. Binigyan kami ng yan, yellow sticker na nakalagay ay OWA. So ilalagay namin yan to be recognized. So ayun, wait lang. Connect lang po kayo sa mga cellphone sa free wifi. Hanapin niyo po yung green as one. Yo, so ayun na nga, nagpa-scan na ako ng barcode scanner ng QR code ng Philippine Red Cross, tapos binigyan nila ako ng ayan, stickers. Yung barcode na yan, yan ang ipepresent mo kapag magpapa-swab ka na. Okay? Sa swab test, ito na papakita natin. Okay? So, pila na naman, as usual. Ganyan na po kahaba ang pila. Pero mga approximately 2 hours na kami nandito ngayon simula nung nag-landing ang aeroplano.
So hindi naman siya ganun katagal katulad ng iba na medyo nagkaka-delay-delay. Sabi nung nakausap ko, nasa more or less 1,000 na kaming OFW nandito ngayon sa Naiya 2. So, tingin ko matatagalan yung paglabas ng results. Pero magdasal-dasal na lang tayo na mas mabilis ang kalakaran. Okay? So, magsaswap na tayo, guys. Thank you po. Ay, tapos na sa immigration, guys. Kukunin na natin yung bagahe. Medyo hectic talaga ang schedule. 3 hours na. Tapos na, gutom na, gutom na mga bitoka. Pero kukunin pa natin yung bagahe tapos proceed daw sa transpo ng OWA. Papunta sa quarantine station. Kung saan man yun, babalitaan ko kayo. Isa pa. Okay na yung dalawa. Yo! So after mo makuha yung iyong mga bagahe, pupunta na tayo sa bus na magdadala sa atin sa quarantine facility. So ito yung bus number ko, yan, Pristine. So hanapin ko yung bus na yon. At saka na tayo, i-update ko na kayo pag nasa quarantine facility na ako, okay? And that may be the last part of this vlog kasi I think masado ng mahaba. Pero tignan natin. Yo, so in fairness naman sa ginawa ng gobyerno natin, no, binigyan niya ng mga trabaho yung mga bus driver at conductor kasi sa kanila pinapagamit yung mga transportation papunta sa quarantine facility. So galing sa airport papunta sa hotel na pagtutuluyan natin, ang ginagamit ay yung dati mga bus sa EDSA na nakikita natin. So yun, guys. So good job. Yon, so I got room number 6001. Oh, ayun, nandito na kami sa Pristine Hotel. At yun na nga, dito muna kami magsistay habang inaantay ang result ng swab testing namin kanina. So hopefully 2 to 3 days lumabas na yung result at ihahatid kami ng OWA papunta sa aming mga bahay. So guys, dito na natin tatapusin tong live. In fairness naman sa kwarto, oh. In fairness naman, ang ganda. Pero this is a non-smoking room. So, bawal. Antayin ko na lang yung bagahe ko. Nakita ko na yung bagahe ko sa baba. Antayin ko na lang. So, ayan. Ha! It was a really new normal nga eh. Kung tawagin. New normal nga. So, ayun. Medyo nakakapagod pero hindi katulad ng pinagdaanan ng iba. So, sa airport hanggang dito sa biyahe, inabot lang kami siguro ng mga 4 na oras.
Yeah, because now is 3 o'clock in the afternoon. Dumating kami ng 11 something. Okay, Philippine time. So, almost 4 hours. So, nandito ka na sa hotel, makakapagpahinga na. Nagbigay pa yung OWA ng free pack lunch. Inabot sa amin kanina. Ito, mga naka-disposable na lunch. So, dito ko nakakainin dahil gutom na ako at pagod na rin. Magpapahinga ako. Magja-charge ako ng mga device. So, ayun, guys. Maraming salamat sa pag-stay tuned. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to. At hanggang sa muli, have a good day and God bless.